Dumagsa sa Maynila ang ilan nating kababayan para masilayan ang Heroes Parade para sa Pinoy Olympians. Matapos ang parada, nagkaroon pa ng programa sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan nagpasalamat at nagbigay ng mensahe ang mga Olympic medalist. Balitang hatid ni Joseph Moro. Bakas ang saya sa mukha ng mga Pinoy Olympians sa Heroes Welcome Parade. Ang tagumpay nila lalong pinatamis ng masigabong pagsalubong sa kanila. Mula sa Aliw Theater sa Pasay, umigo sa ilang bahagi ng Maynila ang float na sinakyan ng 16 na atleta, kabilang na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Game silang kumaway sa fans sa kapagkulitan at pinirmahan ang mga iniahagi sa kanilang t-shirt, bola, poster, sombrero at kung ano-ano pa. Sa gitna ng fans sa Ross Boulevard, isang banner ang agaw pansin. Nakasulat dito, "Kaloy, dito papa mo." Ang ama ni Carlos na si Mark Andrew, proud na nag-cheer sa anak habang buhat ng mga tao. Nag-thumbs up at sumaludo sa direksyon ng kanyang ama si Carlos. Sa Facebook post, tinag ni Carlos ang kanyang ama at sinabing masaya siya na nakita niya ito. Dagdag pa niya, "Kita-kits soon." Masayang-masaya po. Kasi siya po ang ating pambatos sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po. Masaya din po. Bakit? Nakita namin siya at saka kay si Yolo. Sobra po akong na-inspire sa kanya sa pagte-training po niya. Kung paano po siya nagsumikap, paano po siya nagsibag sa pagte-training po niya. Sobra po akong natouch kasi kahit simpleng player lang po ako, sobra po pong binibigay yung best ko kada training para makamit ko rin po yung gold medal. Pagdating sa Taft Avenue, bahagyang bumagal ang parada nang lalong kumapal ang tao. Maya't maya naman ang pagsaboy ng confetti ng helicopter ng Coast Guard at Air Force. Sa Quirino Avenue, nag-abang ang lola ni Carlos at si Angelita Pokis, pati ang kanyang mga kapatid. Masaya raw si Lola Angelita na nakita si Carlos kahit di nagtagpo ang kanilang mga mata dahil nagbibigay ng autograph noon ng apo. Matapos ang halos 2 oras, dumating sa Rizal Memorial Sports Complex ang motorcade. Isa-isang pinakilala ang mga atleta sa programa. Nagkaroon din ng performance. Kasabay ng pagpapasalamat, may pangako rin binitiwan si Carlos sa kanyang talumpati. Proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa gilid ko. Grabe yung motivation po na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Sobrang nakaka-inspira silang lahat. Mas gagalingan pa po namin sa mga susunod na competition at asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. LA Olympics, I'm going to have a team. Not only Carlos Yulo, I want a whole team, Philippine team. Kaus-puso po kaming nagpapasalamat sa suporta nyo at sa prayers nyo. Lalo na po sa mga nanood po sa amin na madaling araw po dito sa Pilipinas. Sa mga kabataan po na nag-aim na sundan yung yapak po naming lahat na nandito po sa harapan ninyo, huwag nyo pong pigilan yung sarili ninyo, huwag nyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi nyo pong tatandaan, sa bawat paghindi ni Lord, mas better ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng mas malaking suporta ang mga atletang Pinoy. Bubura ng sistema ang gobyerno para mabigyan ng mga atleta ng mas mahusay na training. Yan ay para madagdagan daw ang iuwing medalya ng Pilipinas sa 2028 Los Angeles Olympics, kasunod ng tagumpay ni Carlos Yulo, Ira Villegas at Nesty Peteso sa Paris Olympics. Ang Kamara naman, pag-aaralan ng mga kasalukuyang batas para bigyan ng dagdag benepisyo ang mga atleta pati na ang kanilang coaches. Isusulong naman ng Philippine Olympic Committee ang pagsali ng Pinoy athletes sa mas maraming international competition at ang pagkuha ng dayuhang coaches na huhubog sa kakayahan ng mga atletang Pilipino. Bukod sa suporta ng mga Pilipino, bumuhos din ang mga cash incentives para sa mga Pinoy Olympian ngayong pung taon. Plano rin ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng karagdagang tulong ang mga atletang Pilipino. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Inuulan ng biyaya ang double gold medalist na si Carlos Yulo
ang iniabot ng Pangulo na 20 million peso cash incentive sa Heroes Welcome sa Malacanang na alinsunod sa batas, tinapatan pa ng Office of the President ng 20 million pesos. Mahigit 14 million pesos naman ang mula sa House of Representatives, habang 2 milyon ang ipinangako ng lokal na pamahalaan ng Maynila kung saan siya lumaki. Sa kabuuan, nasa 56 million pesos ang matatanggap ni Yulo mula sa gobyerno. Na-turnover na rin sa Golden Boy ang 32 million peso worth na fully furnished 3-bedroom condo unit sa BGC. Niregaluan din siya ng art piece at 3 million pesos. Papahalagan and iingatan po yung mga ganong biyaya ng Diyos din po at mga bigay ng mga mabubuting tao. Maraming salamat po talaga. May tig 4 na milyong piso naman ang bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Matapos ding tapatan ng Office of the President ang gantimpalak itinakda ng batas. May matatanggap din ang iba pang non-medalist, pati coaching staff. Basta nag-Olympian, bigyan natin tigi 1 million, imamatch pa ng Office of the President yung bibigay mo. Para at least matunong lang tayo. Bukod pa ron, dahil sa akin, sa ating pangingilala, sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon. Pero higit sa mga papremyo, nais daw ng Pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta. Natanggap na rin ng Laking Maynila at World No. 2 pole vaulter na si EJ Obiena ang 500,000 pesos na insentibo mula sa Manila LGU. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Target pa rin makagold ni Olympic bronze medalist Nesty Petesio. Si Olympic gold medalist Carlos Yulo naman tumutok sa pangangalaga ng mental state bago sumabak sa Paris Olympics. Balitang hatid ni Jamie Santos. Pangangalaga sa mental well-being. Isa raw iyan sa tinutukan sa training ni Carlos Yulo para sa Paris Olympics, ayon sa kanyang sports occupational therapist. I believe that having that part of the plan, na babawasan po yung stress nung atleta and anxiety kasi meron siyang outlet, meron siyang karamay doon sa proseso na napakahirap naman po talaga. At kahit lumahok sa international training camps, may isa silang tiniyak. It was one of our priorities as well, ma-preserve para ma-optimize to peak performance si Mr. Yulo up to the Olympics. Ang bronze medalist namang si Nesty Petesio, eyes on gold na ngayon pa lang. Walang ito, hanggat walang ito. Lumipad naman si EJ Obiena para magbalik training para sa kompetisyong sasalihan sa susunod na linggo. Keep doing my best. The season's not over. There's still a few competitions for me to take part in this year and hopefully I'll be able to retain my world ranking. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.